Ikalawang Kronika. Ang mga pagbabagong ginawa ni Hezekiah. Ikatatlumpu't isang kabanata. Pagkatapos ng pista, ang mga Israelita na nagsidalo roon ay nagpunta sa mga bayan ng Huda at pinagdudurog nila ang mga alaalang bato at pinagputol-putol ang mga posteng simbolo ng diyosang si Ashera. Giniba nila ang mga sambahan sa matataas na lugar sa buong Huda, Benjamin, Ephraim at Manase. Pagkatapos nilang gibain ang lahat ng ito, umuwi silang lahat sa kanilang mga bayan at lupain. Ipinagbukod-bukod ni Hezekiah ang mga pari at ang mga levita ayon sa kani-kanilang gawain sa templo ng Panginoon para mag-alay ng mga handog na sinusunog at mga handog para sa mabuting relasyon, para magpasalamat at umawit ng mga papuri sa mga pintuan ng templo. Nagbigay si Hezekiah ng sarili niyang mga hayop para sa mga handog na sinusunog sa umaga at sa gabi, at para rin sa araw ng pamamahinga, sa pista ng pagsisimula ng buwan, at sa iba pang mga pista, ayon sa nakasulat sa kautusan ng Panginoon. Inutusan din niya ang mga tao na nakatira sa Jerusalem na ibigay sa mga pari at mga levita ang kanilang bahagi para makapaglingkod sila ng lubusan sa kautusan ng Panginoon. Nang maipaalam na ito sa mga tao, bukas palad na nagbigay ang mga Israelita ng unang ani ng kanilang trigo, bagong katas ng ubas, langis, pulot, at ng iba pang produkto ng lupa. Ibinigay nila ang ikapu ng lahat nilang produkto. Ang mga taga-Israel na lumipat sa Huda at ang mga taga-Huda ay nagbigay din ng ikasampung bahagi ng kanilang mga baka, tupa, at ng mga bagay na itinalaga nila sa Panginoon na kanilang Diyos at tinipon nila ito. Sinimulan nila ang pag-iipon nito ng ikatlong buwan at natapos sa ikapitong buwan. Nang makita ni Hezekiah at ng kanyang mga opisyal ang mga nakatumpok na handog, pinuri nila ang Panginoon at ang mga mamamayan niyang Israelita. Tinanong ni Hezekiah ang mga pari at ang mga levita tungkol sa mga nakatumpok. Sumagot si Azariah, ang punong pari na mula sa angkan ni Zadok. Mula nang nagsimulang magdala ang mga tao ng kanilang mga handog sa templo ng Panginoon, nagkaroon na kami ng sapat na pagkain at marami pang sumobra dahil pinagpala ng Panginoon ang kanyang mga mamamayan. Nag-utos si Hezekiah na gumawa ng mga bodega sa templo ng Panginoon at nangyari nga ito. At matapat na dinala roon ng mga tao ang kanilang mga handog, mga ikapu at ang mga bagay na itinalaga nila sa Panginoon. Si Konanaya na isang levita ang siyang pinagkatiwalaan ng mga bagay na ito at katulong niya ang kanyang kapatid na lalaki na si Shemeg. Sina Jehiel, Azaziah, Nahat, Azael, Jerimoth, Jozabad, Eliel, Ismakaya, Mahat, at Benaya ang mga tagapangasiwa sa ilalim ng pamamahala ni Konanaya at Shemeg. Pinili sila ni Haring Hezekiah at Azariah na punong opisyal ng templo ng Diyos. Si Kore na anak ni Imna na levita na tagapagbantay sa silangang pintuan ng templo ang pinagkatiwalaan sa pamamahagi ng mga handog na kusang loob na ibinibigay sa Diyos at sa mga bagay na itinalaga sa Panginoon at ng mga banal na handog. Ang matatapat niyang katulong ay sina Eden, Miniamin, Jeshua, Shemaya, Amaraya at Sekanayas. Pumunta sila sa mga bayan na tinitirhan ng mga pari na kanilang kadugo at ipinamahagi sa kanila ang kanilang bahagi sa mga handog ayon sa kanilang grupo at tungkulin, bata man o matanda. Binigyan ng lahat ng mga lalaki na nasa 3 taong gulang pataas ang edad na pumupunta sa templo para gawin ang kanilang araw-araw na gawain ayon sa tungkulin ng kani-kanilang grupo. Kasama na rin ang mga paring hindi nakalista sa talaan ng mga angkan ng mga pari. Sila at ang mga pari na nakalista sa talaan ng mga angkan ay binigyan ng kanilang bahagi at ganoon din ang mga levita na nasa 20 taong gulang pataas na naglilingkod ayon sa tungkulin ng kani-kanilang grupo. Binigyan din ang mga pamilya ng mga levita, ang kanilang mga asawa, mga anak, pati ang maliliit nilang anak. Ginawa ito sa lahat ng levita
na nakalista sa talaan ng kanilang angkan, sapagkat matapat din sila sa paglilinis ng kanilang sarili. Tungkol naman sa mga pari na angkan ni Aaron na nakatira sa mga bukirin sa palibot ng mga bayan at sa ibang mga bayan, may mga taong pinagkatiwalaan na mamigay ng kanilang bahagi at sa bahagi ng lahat ng Levita na nakalista sa talaan ng kanilang angkan. Ganoon ang ginawa ni Hezekiah sa buong Huda. Ginawa niya ang mabuti at ang tama, at naging tapat siya sa harapan ng Panginoon na kaniyang Diyos. Naging matagumpay siya dahil sa lahat ng ginawa niya sa templo ng Diyos at sa pagsunod niya sa kautusan. Dumulog siya sa kaniyang Diyos ng buong puso.